mga kaganapan sa ating himpila, ihahatid sa inyo, hashtag Pala News. Ngayon po naman, may isa pong notable accomplishment ang ating mga PAW lawyers na nag-a-appear sa labor. Yes. PAW Manila at ang ating Special Appeals Services dito sa Central Office. Wow. Sino sa PAW Manila ang nagtanggol sa mga riders at employees? So po, originally handled po by Attorney Nicanor Cuevas PAW Manila po and Attorney Jasmine Puno po ng PAW Manila. Ayan, Attorney Jasmine Puno at Attorney Nicanor Cuevas. At dito po naman sa saksay, naging prosecutor na po itong ating kasama dati na humawak ng apila ng mga Lazada employees na naipanalo sa Supreme Court, si Attorney Laila Antonio. Pakita natin retrato niya? Yes, naka-flash na po sa screen. Prosecutor na po siya ngayon. Ayun nga po. Ano po bang ano to? Ang kaso nga po na ito, Chief, ng former riders ng isang kilalang online marketplace kaugnay po ng illegal dismissal sa trabaho noong 2017 pa. Yun. Una nila itong idinulog sa National Labor Relations Commission o NLRC, subalit ito ay na-dismiss dahil hindi naman daw sila regular employee at independent contract agreement lang ang meron daw sila. Dagdag pa po, wala naman daw employer-employee relationship. Ito rin ang naging basihan ng Court of Appeals upang ibasura ang kanilang kaso. Yun nga po, pero dumating sa Supreme Court to, kaya nga po humingi sila ng tulong sa PAW, SACS, upang muling iapila ang kanilang kasong illegal dismissal. Sa pagkakataong ito, pinanigan ng Korte Suprema ang mga petitioners matapos mapatunayan na nagkaroon ng employer-employee relationship gamit ang fourfold test. Ayan, ano ba yung fourfold test, mga kababayan? Una, ang four factors to be considered para patunayan ikaw ay employee. Yes. Employer-employee relationship. Number one, the employer's selection and engagement of the employee. Ayan. Ang proof po ng employment ng mga complainant kung saan meron silang pinirmahang kontrata. Number two, the payment of wages. Nakasaad sa nasabing kontrata, nasasahod sila ng 1,200 taga-araw ng kanilang serbisyo. Ayan. Enos, pangatlo? Pangatlo, kapag merong power to dismiss. Dito sa kasang ito, ang kakayahan ng kumpanya na i-terminate ang kontrata kung saan may paglabag na naganap. Alam mo, mukhang lalabas sa barto bago ruling four to four. Yes. Ayan. At saduhin nyo, mga law student, ha, tip ko na sa inyo to. Four. Number four, Miss Kayla. Ang pinaka-importante po sa lahat, the power to control the employee's conduct. Ang pagkakaroon po ng kontrol ng kumpanya sa pagganap ng trabaho ng mga complainants katulad na lamang ng hinihingi nilang accomplishment route sheets na may arrival, departure at unloading time of item. Yan, ito talaga, nalabas pa sa inquirer to eh. Mm-hmm. At talagang pakita natin sa screen uli yung fourfold test na yan. Nakita ko kanina eh. Ayan, nasa screen. Fourfold test. Tingnan nyo, para makabisa nyo, uulitin ko ha. Ang una, the employer, yung may-ari ng patrabahuan, ay may power to select and engage the employee. Yes. Number two, payment of wages and salaries. Mm-hmm. Number three, the power to dismiss. Yes. And number four, the power to control the employee's conduct, the most important factor. Kaya po panalo, pasok lahat yan, di ba, Enots? Ano ba ang naging sabi ng Korte Suprema, Ms. Kay? Mm-hmm. Ayan nga po, ang sabi po ng Korte Suprema dito na mas mangingibabaw ang batas na nagpoprotekta sa karapatan ng bawat manggagawa kaysa anuman ang nakasaad sa nasabing kontrata kahit pa nakasulat doon na walang employer-employee. Kasi yan eh. Tapos Enos, anong sinasabi? Next time sa week silang pumapasok ng halos 12 oras. So napag-alaman po ng Supreme Court na nakadepende economically ang mga complainant sa kumpanya. Ayun. Ayan. Ano? Yung sa taas pa. Tingnan nyo. Papatawan ng penalty. Penalty? Yes. Papatawan din sila ng penalty na 500 pesos on top sa presyo ng item na kanilang mawawala. Required din sila na mag-submit ng trip tickets at incident reports. Mga rider. At JC, ang tagumpay na ito ay ano? Ang tagumpay na ito ng Public Attorney's Office sa pangunguna po ng ating Chief Public Attorney, Dr. Presida Acosta DSD, ay tagumpay ng mga manggagawang Pilipino. Dito po kami sa PAW, isang law firm po ito. Kaya nga hindi po pwedeng PAW versus PAW eh. Mm-hmm. PAW client versus PAW client. Isa talagang ano, pasintabi po sa mga employer, yung Lazada ay talagang paborito ko yan. At panay kami umu
mag-o-order dyan sa pamamagitan ng aking anak, eh settle na nyo po ito. Sapagkat alam ko naman po na kumikita ang Lazada. Yeah. Settle na po nyo. Alam nyo po ba ang buhay na isang kumpanya o isang institusyon? Ang manggagawang Pilipino. Yan. Kaya po dito sa PAW, mula na umupo ako noong 2001, 22 years ago, ang naging plataforma ko, eh hindi puro forma, may plata talaga. Eh pataasin ang sweldo ng ating mga empleyado sa PAW. Manggagawa. Yan. Yan. Yung mga lawyer natin, eh maging maayos ang barong. At pati sapatos at medyas. Sapagkat nung araw talaga naranasan po namin ang hirap. Nung wala pa po ang Paulo o Republic Act 94-06. Yan. Kaya, Enons, batiin natin. Congratulations po ulit, syempre, sa PAW. At congratulations din dun sa ating mga petitioners, yung mga manggagawa, sapagkat nakamit nila ang hustisya sa na nararapat para sa kanila. Kaya yun nga po, sabi ni Chief, para sa mga kumpanya, tratuhin po natin ng tama ang mga empleyado, regular man o contractual. Dahil sila man ay mga tao rin po kagaya natin na may mga pangangailangan at nakakaunawa. Kausapin po natin sila ng maayos at daanin po ang lahat sa legal na paraan. Tsaka ibigay ang benefits. Yeah.